sabi kanina, ah, nasa first round. Hindi ko sure kung best of all lang, pero yan. Naka-off ata. Naka-off ba, mic ko? Hindi. Okay, yan. Wala. Buti na lang. Walang tao. Pero eto na. First pick. Gambit Esports, Sand King, and Chen. Sa side naman. Wait lang. Sius? Sarap. Ha? Ano? Sino nagsabi? Wala. Fake news. Fake news. Pero eto Vegas Squadron, Bane, and then the Gyrocopter naman for the side of Vegas Squadron. At eto babati naman sa GF ko na si Sweet, si Judeng 33. Judeng, babati daw sabi ni ng boyfriend mo. Ah, si ano pala, si Sweet, babati daw pala. Pero eto, it's the Sand King, Chen, and Bane Gyrocopter. So basic, Chen, Atabs, tulad ng ginawa kanina ng TNC against Team Admiral. Atabs Gaming, nandyan yung sustain, nandyan yung early rotations coming from the Chen. Tignan natin kung same gameplay to with the Navi, yung early game, iti-take advantage nila habang wala pang farm yung mga core heroes ng Vega Squadron. Tapos nandyan naman yung Sand King with the setup. Borrow Strike, Epicenter, basic na basic. Habang Vega Squadron naman, Gyrocopter, nandyan yung pang clear out ng wave nila with the cooldown plus yung Bane pang setup. Sleep, kung ano man yung pwede nilang i-follow up na hero dito sa side ng Vega Squadron. Nako, bet mo 5K. Yari yung 5K na yan. Pero ito, Gambit Esports. Medyo with the aggressive support, the Tuskar. At ito naman, Vega Squadron, gandang setup again with the Elder Titan. Good morning. Good midnight. Good midnight. Shot muna. Ayoko sumat. Ayoko sumat. Pero Gambit is, ang bilis nila magpipick ha. Dire-direcho. Gusto ko agad tapusin yung laban. Gambit Esports, Life Stealer, may semi-magic immunity na. Pwede din yung sakyan yung either yung Tuskar, yung Atabs ni Chen, yung Sand King if ever makakuha ng Blink Dagger. So, Infest Bomb, Blink Dagger into an Infest Bomb or Barrow Strike kung wala pang dagger. At Snowball, Snowball, Infest Bomb ang dating nito. Pero ito, Abaddon, fourth pick ng Vega Squadron. Ayaw magpaawat. Gusto nito pusing. Gusto harapin yung Navi kagad mamaya. Mamaya, nag-aabang na yung Navi sa semifinals. Mabate Prop Orb sa GF kung hindi makita-kita. Imagination. Sakit naman nun. Napakasakit naman nun, pero ito, Abaddon with the sustain. So, hindi nila pwedeng focus yan. Panggulo, kumbaga may panggulo sila dito. Andyan yung borrowed time. Hiram na sandali sa Tagalog. Borrowed time. Pero ba't may sumusus dito? Hiram na sandali. Tama naman, borrowed time. Hiram na sandali. Oh, diba? Tama naman. Tama naman. Panalo yung gamit ko pag nagka-item yan. Nako, eto na naman si Anytime Soon. Sino nanalo, TNC Admiral? It's TNC. Pero nung nag-replay, Admiral yung nanalo. Sus! Sus, cat lover. Pero eto, waiting tayo sa last ban ng Gambit Esports. So, Cheshire Cat, yung pagkahirap-hirap banggitin kahapon, si Big Nam, Vanscore, NG, and Dasak. Time, sandali. Tama yon, mahirap lang. Hiram na oras. Nako, borrowed time. Hiniram yung oras. Hiram na sandali. Pwede na rin yon. Malapit na yon. Close enough. Pero ito, Boss Orbs. Hindi! Fake news. Nako, fake news yan. Ang kulit ng pangalan niya, no? Yung pangalan ng isa. Ice ba yun? Pero fake news po. Dahak! Si Dahak! Si Dahak. Oh, yan. Dasak. Kala ko Dasak eh. Di Dahak. Kung saan kayo komportable, Dahak na lang. Kasama ba si Dahak nun? Dahak? Pero ito, Vega Squadron, last pick, last ban nila, it's the Broodmother. Meanwhile, waiting tayo para sa last ban. Vega Squadron, pa-shoutout si Mirai. Shoutout sa'yo, si Mirai. Pa-shoutout naman po, from Singapore, si... Hoy, yung pangalan mo, palit-palitan mo yan, kung ayaw mawala sa chat, ha? From Singapore na lang. Kilala mo ako sino ang nasa Singapore. Alam ko, malamig dyan, pero wag mo na ituloy. Ito, Mirana. So, Bane, Sleep, into Arrow combo coming from the Mirana. Or, ang dami nilang patulog. Dalawa yung patulog nila, Elder Titan. May Echo Stamp. May nakahanda ng Arrow with the Mirana. So, pwedeng mid-Mirana or Gyrocopter na safe lane. Pwede na pagbalik ta rin. Pero, ito, last pick ng Gambit Esports. Who will it be? Boss Orb, si Ate Rain. Bukas po ba? Depende, kung wala na siyang sakit bukas, magkakas po si Madam Rain. May sakit pa eh. May sakit pa. Ha?
O pero nangihina. Pagkatapos niya mag-cash, parang namamatay na. Pero eto. Parang ang nag-iisa. Nag-aano nga, hirap na hirap kaya siya kanina. Sabi nga namin, pahinga niya na lang eh. Nagluto pa. Eh di yun. Ayun. Pero eto, tiyan. Chinese ba ang naglaban, boss? Hindi po, CIS. Navi, nandito yung Navi mamaya. Waiting sila kung sino man nanalo dito. Best of two. Kakagising ko lang. Hindi ko na napanood yung game 3 ng TNC. 4 a.m. na kasi dito. Okay lang yan. Team YouTube mo na lang. Nandun naman. Pero eto, last pick. Gambit Esports Outworld Devourer. So, yun na. Kompleto na ating drafts. We will head ourselves into the game. Game number 1. DAC 2018 Gambit Esports versus Vegas Squadron. Pa-shoutout Boss Orbs, Magliman, Bacolor, Pampanga. Shot tayo mga pre, sabi ni Kiss. Kiss is my name. Oh. Si Dahak. Hindi ko matandaan. Dahak. Hindi ko matandaan si Dahak. Ikaw din magkakas. Yes, Nabi. Nabi tayo dyan. Nabi all the way. Power. Semi-finals yun. Matatalo dito, bagsak sa lower bracket. Kakalabanin yung kinalaban lang ng Navi kanina. Hindi ko ma-recall kung ano ba kanilaban ng Navi kanina. Hindi kilalang team. Wala silang info lahat eh. Pati yung mga team player, walang background. So, easy win for Navi. Pangasinan, gising pa rin. Pa-shut up. Hoy, shut up. Matt Zeo Makam. Shoutout sa'yo. Shut up ka. Shut up ka sa akin. Hello, ganda lang. Gyro set. Gyros, ito nga, no? Ngayon na pala. At, ano yan? Alliance ata. Alliance ba? Oh, Alliance ata yan. Team Invisible, sabi nga nila. So, ito na. Medyo matagal. Medyo matagal. Mukhang tumambay at nag-usap-usap pa sila sa draft. Pero, tingin ko, in favor ako sa draft ng Gambit Esports. Kung makapag-snowball sila ng maaga, kaya. Ang dami nilang atabs. Andyan yung Lifestealer. Andyan yung Tosca. Pero yun nga, may tulog setup sila para sa side ng Vegas Squadron. Pero yun na, game number 1. Pa-shoutout sa mga tropa ko naglalaro ng ROS. What's ROS? Oh, yan. Free camera muna, setup muna natin. Ayan. So, pakilala muna natin yung ating mga player. Sa side ng Gambit Esports, it's G on the Outworld Devourer. Si Vanscore on the Tuskar. Si Big Nam para sa kanyang Chen. Si Cheshire Cat para sa kanyang Sand King. Ito naman si Dahak para sa kanyang Lifestealer or Wipestealer. Dito naman, Slayer on the Bane. Zayak para sa kanyang Elder Titan. Si Undershock para sa kanyang Mirana. Si Bleezy. Our Bleezy pala to. Itong si Bleezy on the Abaddon at si Palantimos. Palantimos, maglinis ka sa ng banyo. Palantimos para sa kanyang Gyrocopter. Wait nga lang. Pero ito, Gambit Rules of... Hindi ko alam. Hindi ako nag-rules of survival. Kaya hindi ko talam. Pero, ayun na, game number 1. Who will face Nabi and who will head into the lower bracket? Again, pag napunta ka sa lower bracket, round 1, ang dami mong dadaanan. 4. Tapos, isa lang yung makukuha. Isa lang. Okay lang ba may camera? Isa lang yung makukuha sa Euro CIS spot. Isang hero lang. Pwede for the CIS. At dito, sa may bottom lane. Dito naman, mukhang walang engagement na magaganap for both teams. So, boy na boy. Basta Joma, Pogi. Paumaga tayo lahat dito. Tuloy-tuloy, Navi, best of two din. Semifinals. So, loser doon, babagsak ulit sa lower bracket, round 2. Pero isa lang po yung mga kapasok sa CIS. Kalungkutan. Hindi ko alam kung bakit ganun kaha. Ang haba kaya ng rounds nila. Ito, bottom lane, Dahak. With the Lifestealer dito naman sa may gilid. Mid lane, it's G and Vanscore with Zayak and Undershock. Dito naman sa may gilid, it's Sand King with Chen. So, blocking lang ng grips dito si Big Num with the Sand King and Slayer on the top lane with the Gyrocopter. Medyo makate yung lineup nila sa taas. It's either madurog yung lane or bantayan ng Chen. Andyan yung patulog plus yung combo ng Rocket Barrage plus the Flak Cannon earlier on. Either mabalance nila yung lane with the Chen or mamamatay lang na mamamatay si Sand King. Pero nandyan naman yung Sandstorm, andyan din yung Barrow Strikeout niya. So ngayon, plano nila kumuha ng early levels
i-max out yung caustic finale para makakuha naman ng farm yung Sand King sa may offlane. Pero ito, bottom lane naman, mukhang mapapatipi out, mapapatipi in na dito si Vanscore, Zayak, delikado dito sa may gilid, pero andito si Dahak. Dahak, ayan na, go-go niya ba, yun? Ito na, pero makakaramdam at instant salve na kagad, etong si Elder Titan, CIS, this is CIS. Pero pa-shoutout sa Mindanao viewers, Chad nag-asa sa bet na niya na manalo. Shoutout kay Jopet, Jopet makulit. Ito, bottom lane, Vanscore guarding out the Lifestealer on the bottom lane. Pero Blizzy, now at level 2 Abaddon, dito naman Chen nag-iipon lang ng Atabs dito sa may gilid. Habang dito naman, Sand King, pull lang ba, kanino ba to? Anina yan, nakakuha na pala ni Chen yung Mad Golem, so may reliable stun yung Vega Squadron dito. Andiyan yung Golem, pero ba't niya binigay? Pinamigay yung Golem. Yan natin kung gagawin. Apat siguro, apat yung stun niya dyan. Ayun, oh. Hurl Boulder. Ilan yung ibabato mo dyan? Apat. Ito, sa may gilid, mid lane. Balik tayo with Undershock G. Ituloy lang, Undershock naman, nakaharas lang dito ni Mirana with the right clicks. Pabati Idol from Tagum, sabi ni Jim Balodoy. Shoutout sa'yo, pero eto, Chen with the my net. May extra net sila, nandyan na nga, nahuli pa. Etong si Bane, Barrow Strike setup, plus First Blood ata, mapupunta na sa side ng Gambit Esports Slayer, dropping low. Vega Squadron will take the fall, Big Num will take the kill, Gambit Esports will take First Blood. Habang dito naman, Echo Stomp set up dito sa Outworld Devourer, and then nandun yung arrow combo, pero hindi enough yung damage ng Vega Squadron against the Outworld Devourer. Pabati orbs, puyatan na naman to, sabi ni Bob Cycle. Shoutout, oh, puyatan na naman talaga tayo hanggang umaga. May Nabi pa. Nabi, hindi natin mami-miss out yan. Tuloy-tuloy lang tayo dyan. Ito, Vanscore. Vanscore, nandito, naipit with the Ice Shard Block. Pero hindi na itutuloy ni Lifestealer. On mo na lang, Joma. Hindi naman ako inaantok. On mo na lang. Yan. Pag ano lang, pag ngumanganga na lang. Pero dito naman sa may gilid, Cheshire Cat para sa kanyang Sand King. Eh, nakaka-farm naman. Now with the... nakaka-farm. Last hits. 18 last hits. So far, so good for the Sand King offlane. Meanwhile, mid lane naman, andito na si Vanscore. Pero night time na. Oras na ba para umikot? Pero dito, nahuli na naman nila. Ito si Slayer. And another kill for the side of Vega Squadron. At so far, so good for the rest of Gambit Esports. Pero, ayan. Itong Gambit Esports... It's G, Vanscore, Big Num, Cheshire Cat. So, makakilala na po yan. Hindi po new. Hindi na sila bago sa scene. Makakilala po yan. Pero nandun yung arrow on to sleep. Pero nandyan yung snowball onto the back lines. Defensive Astral Spirit. Kunumit na dito ni OD. Pero dito sa gilid may sumusundot. G will fall onto the mid lane. Mamatay si G. Vanscore naman. Echo Stomp with the side of Vega Squadron, pero yun, hindi sila nakakuha doon ng return kill against Vega Squadron. So 4 minutes in. Ito naman si Palantimos, pull lang. Mam pull talaga dito sa may gilid with the creep wave. Pero ito, kuha lang ng atap si Big Num. Cheshire Cat naman. Now at level 5, malapit na epicenter at level 6. Dito naman sa may gilid. So may bottom lane, balik tayo sa bottom lane. Eto si Dahak, farming out lang. Meanwhile, level 4 lang dito yung Abaddon. Pero ito, yan na. Ipon Atabs na with Big Num. Nakasama yung Chen. Vanscore naman, Zayak. Ispatan sila dito sa may gilid. Nandito yung Elder Titan. So Sigil will be the reaction coming from the Tuskar dito. So, maispatan ka na dyan. Pero wala nang pang-engage. Yun, masama. Walang Ice Shards, walang Snowball. Pero nandyan na naman yung Sleep. Andun yung Echo Stomp. Starstorm will take out Vanscore. Gambit Esports. 2-2 at 5 minutes in. Man, Gyrocopter. Dito abang lang ng Minute Rune. Pero
Ito naman, kuha lang din. No? So, libreng runs lang for the lifestealer. Hindi makasabay dito yung aba dun. Meanwhile, mid lane tayo. Andito pa rin si Toscar, pero dito sa may gilid. Andyan yung atoms ni Chen. Nandun yung test, yung penitence. Tignan natin kung itutuloy, pero nandyan yung rocket barrage habang dito naman. Mega Slayer, andito sa gilid. Nandun yung homing missile, dropping low. Mamamatay yung Chen. Undershock will take the kill with the rotation. Mirana with the hasted rune. Simpleng ikot lang. Panalong panalo kagad. So, 2-3 kagad tayo dun. Pero ito, si Sand King naman. Malayan na, may epicenter na. Kailangan na mag-ingat dito ng Vega Squadron. Pwede na mag-engage anytime yung Sand King. At kulang na lang siya ng Blink Dagger. So, malapit na. Alapit na. 1K gold away. Meron ng Blink Dagger. Pero ito ay Shard Block. Pero the Astral Imprisonment. Mahuhuli pa yung Elder Titan. Elder Titan will fall. Basic na right click coming from G at both CIS team. Walang nagpapatalo sa kanila, pero ito dahak naman. Napop niya na yung borrowed time. Hiram na sandali. Blizzy, napop niya na. Pwede nang i-go to ng Lifestealer kung enough na yan. May ano na pala. Facebook. So, itong Lifestealer going for the early Radiance build. Dito naman, Cheshire Cat. Dito sa may gilid, eto na naman yung Mirana with the rotation at atabs ni Chen. Iki-clear out lang ng Mirana, free. Free gold, kumbaga. Sabi ni Mikush, boss, or pa-shoutout kay Jay Mendoza. Jay Mendoza, kala ko Joy Mendoza. Sir, sino-sino po mga direct invites sa Epicenter? So far, I think, yung nakita ko kaninang bracket, Team Liquid nandun. Tapos, yung Navi, wala sa qualifiers. Pwedeng ma-direct invite. Hindi ko pa po nakikita yun. Nakita ko lang Liquid kanina. Pero yung TNC, may kalaban pa ba? Yung sa bracketing nila, bukas, set B tayo for the SEA. Yung set B na yon for set, saka set A, kung sino yung pinaka, nasa top 2, magpe-playoffs. Pero ito, playoffs epicenter din. Support kill for Cheshire Cat dito sa may top lane. Yung epicenter, set A, set B, top 2 teams dun sa each group, yun ang papasok sa playoffs. Tapos after ng playoffs, maghaharap-harap ulit sila. After ng playoffs na yon, isa lang po yung makukuha for the epicenter SEA slot. So, kailangan mag-ingat. Marami pang dadaanan yung teams natin bukas. Bukas, set B tayo. Kanina, group A. Yung group A natin, tingnan mo naman kung gaano ka-intense. Anong oras na tapos yung TNC versus Admiral. Shoutout naman please, sabi ni Jong, 690. Eh na, shoutout na kita. May please pa yun. Nako. Ayan, Virtus Pro, direct invite nga, sabi ni Papa Kenneth. Ito, mid lane naman. Zayak, getting some XP. Meanwhile, Mirana, now at level 7, pwede na mag-engage, going for a point booster or Aghanim Scepter approach. Uy, may 5 na taga-Malaysia. Musta? Mga present kayo dito sa Malaysia. Uy, mga si Darkstar. Mga taga-Malaysia daw, represent. Nako, get together na kayo. Gawa kayo lupon ng Malaysia. O, di ba? Napakaganda. Lupon ng Malaysia. Gawa kayong group. Lahat ng mga taga-Malaysia, gawan nyo ng group. Gawin yung lupon. Para pag bumisita kayo dito, may kanya-kanya kayong lupon. Pero eto naman, Zayak TP out. Hindi aabot. Caustic Finale will finish it off. Pero nandito yung participation ni Vanscore Big Num. The Chen, dito naman sa may bottom lane, Slayer. Andito naman si Palantimos. Lag po, hindi po tayo lag, sir. Wala tayo lag. Ang ping namin dito, 29. FPS namin, 100. Oh, 29 ping lang kami. Baka sa connection nyo po. Refresh nyo lang, refresh. Ito, ito. Mid lane naman. Mirana. Mirana carry. Yan yun. Kapatid ni Mariah carry. Out na. Out na tayo sa joke. Ito yung mga madaling araw. Ito yung mga nangyayari pag madaling araw, guys. Pero dito top lane naman. Atabs ni Chen. Na-clear out niya na pala yung top lane. So ito, bato lang ng penitence. Itong si Big Num with the side creep. Yun, yung may hadukin. Yung satir, tormentor. Ayan, hindi po lag. Hindi po tayo lag. 29 lang po yung ping namin dito. Pero si Pochi, 16. Boss Earth, pa-shoutout yan. Walang masama sa shoutout. Basta shoutout lang, walang masama.
Pero ito, Blink Dagger, Nice Sun King at 10 minutes. Andito si Blizzy. Our Blizzy mamamatay. Nandun yung iram na sandali. Borrowed time plus the Moonlight Shadow. Kinumit na kagad ng Mirana. Makakaligtas. Makakaligtas pero mid lane naman. Mid lane. Ito, mukhang go-go nila. G, aabot. Pero Echo Stomp will miss out. At dito naman. Nako. Aga, naririndi pala si Yux. Naririndi si Yux. Shoutout sa'yo, Yux. Baban kita sa chat. Sama eh, no? Sama eh, no? Pero joke lang, biro lang. Taken, taken. Alam ko naman yon. Alam ko naman na nakakairita ako dati. I know that. Pero thank you. Maraming salamat. Pero ito dito sa may bottom lane, Blizzy. Andito rin yung the rest of the crew sa may likod. Elder Titan, wala pang level 6. Earth Splitter kulang pa. Pero yun, may Atabs, may pinasok. May pinasok yung ano, may pinasok si Lifestealer. Saan pumasok? Lifestealer, nasan ba yun? Lifestealer, nasan na? Saan pumasok? Andun, nasa taas. Ba't nasa taas yun? May narinig akong tumunog. Pero bakit nandun? Pero dito naman, sa may bottom lane, engagement onto the Chen. Mukhang makakangkang dito yung Chen. Big Nam Arrow! Hindi tatama. Pero nakuha na kagad nila Blizzy yung kill. Pero 6-4 at 12 minutes in, it's 2K network lead para sa side ng Gambit Squad. Meanwhile, top of the network natin, it's the Lifestealer plus etong si Cheshire Cat. Naku, kita nyo naman kung gaano naka-farm. Naka-farm yung Sun King ng Blink Dagger. Kanina, siguro around 7-minute mark, nasa 1K na siya. Pero dito sa may baba, Epicenter, mamamatay dito yung Gyrocopter. Yan ang kagandahan ng Blink Dagger earlier on. 10-minute mark, nakuha niya na. Ngayon, nanggugulo na around the map at map rotation plus skills. Gucci Gang, oh Gucci Gang! Gucci Gang tayo dyan. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Gucci Gang tayo dyan mga sir. Proper pa shoutout naman po. Watching from Dubai, habang nakaduty pa shoutout din sa nanay ni Lenny na nanonood din. Salamat, salamat. Kay dating, ano ba yung pangalan mo tol? Dating Bold Star. Ay, dating Bold Star pala to si Koya. Nako, matay tayo dyan. Punta sa Cubao. Hindi ako pupunta ng Cubao. Pero eto, nandyan yung Barrow Strike plus the Moonlight Shadow kinimit ni Mirana. Makakatakas lang dito si Undershock. Pero eto, next item ni Mirana will be the Aghanim's Scepter. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Gucci Gang, yo. Gucci Gang tayo. Represent. Di ba narinig yung sabi ng Gucci Gang? Shoutout kay Boss Orbs. Hindi nyo narinig yon. I-replay nyo yon para malaman nyo. Pero, eto, dito. Boss Orbs, wala ka bang kamag-anak dito sa Pampanga? Hindi ko sure. Dami kong kamag-anak. Kalat kami hanggang Japan. Pero ito, call down onto the mid lane. Walang tatamaan. Meanwhile, Gambit G will take out the mid lane tower. Nandyan na rin yung 4 staff niya. So, solo tower lang. Slow siege lang yung tower dito sa may mid lane. Meanwhile, bottom lane, matitake na ng Vega Squadron yung 2K network nila now. Gabuhok na lang. 1K network lead on the side of Gambit. Pero pa-shoutout naman, Boss Orb, sa anak at asawa ko. Hindi ko kasama ngayon. Miss ko na agad, sabi ni Raymark08. San ba? Nasaan ka ba ngayon, tol? Dapat binibisita mo. Pero ito, mid lane with the Atabs. Ito nga. Ito yung advantage yung Chen earlier game. Pag nakakuha ka ng Atabs, manggulo ka na sa map. Kumuha ka ng kung ano man pwedeng kunin dyan. May Tormentor, may Centaur. Kung anong aura pwede mong kunin dyan para to take advantage of the earlier game. Sabi nga, pag nag-late game na yung Chen, mawawalan na ng kwenta yung Atabs niyan. Ang dali nang i-clear out niyan. Since merong pang Gyrocopter, merong cooldown, merong flak cannon, plus pag nagka-item pa yan, siguradong mabilis mag-clear ng creep wave yan. Prop, nakasali ka na. Nakasali yung detonator. Hindi po. Hindi po nakasali si detonator. No detonator. Detonator wala. Sabi ni Jacob Boy, 1-2-1, pero Epicenter! What? Kinancel! What? What the heck? Kinancel yung Epicenter. Ang ginawa nun. Medyo napindot. Napwesto siya dito. Hindi, kala niya siguro meron dito. Pero lumayo ka agad. Kinancel. Andun pa naman yung Facebomb. Sayang yun. Idol pa. Shoutout. Tropang side Saudi, si Jason Ayuso. Pero eto, Sleep Slayer. Andyan na yung Mirana. Pero abot ba yung Arrow? Andito na yung the rest of the Gucci Gang. Vega Squadron. The Arrow onto the Queen's Grip. Plus
Undershock, nawa na killing spree, basic na combo, basic setup, sure arrow, sure kill, with the Fiend's Grip or yung Sleep. Pero guys, follow nyo naman. Ako. Ay, sino si Execration Gaming? Sino yan? Si K-Boss Kimo ba yan? O si ano yan? Si Mickey. Mickey! Si Mickey sa... KK ba yan? Pero yan, shoutouts kay Execration Gaming PH. Pero yan, isip natin ko si Boss Kimo ba yan? Boss Kimo, shoutout sa'yo. Pero eto, back to the ballgame tayo. Back to the ball game. It's 2K Network lead. Nasa side na naman ng Gambit Esports. Kanina pa nakakakuha ng kills etong Vega. Pero so far, 2K Network lead. Nasa side pa rin ng Gambit. Pero ito, may bottom lane naman. Barrow Strike, Blink in. Nahuli nila dito Gyrocopter. Pero Moonlight Shadow kinamit. Nandun yung dust ni Chen. Pero ito yung Atoms makiklear out. Flak Cannon lang. Basic. Basic, pinabalik na lang pero mukhang sakripisyo na. Ito si Big Nam. Andyan yung homing missile onto the chin. Pero no follow-up dito sa gilid. Hindi na nila ginaw. Hindi nyo ginaw. Boss Urs, kailan ba magkoko si Sir Mike sa main game? Hindi ko po sure. Hindi ko po alam yung details. Oy Urbs, may cast ba sunod? Yes! It's Navi. Navi, I repeat. Navi. It's either Navi or Vega Squadron or Gambit. Dalawa po. Kung sino man nanalo dito, lalabanan yung Navi semifinals. So, DAC to. Again, DAC. Isa lang po yung pwedeng kunin for the CIS region. Isa sa CIS, isa sa EU. May nakuha na sa EU, dalawa sa SEA. Nag-miss out yung Arrow, pero eto, Infest Bomb onto the Ancient Creep. Andyan si Lifestealer. Dalawa sa SEA, apat sa China, dalawa sa North America, isa sa South America. Yun yung format natin ngayon. Shoutout naman just Boss Orbs. Kakalagin ko lang, greetings from Toronto, si Mark G. Ay, si Mark G pala to. Mga tropa natin sa gabi. Mark G, 1998, greetings from Toronto. Toronto. Nagalit, hindi, taga-Toronto yan, sir. Taga-Toronto yan. Galit na galit eh, no? Ang gabi na, wala nang away. Chill tayo dito. Pero, eto, makikita natin si LeBron. Nasa Navi na nga. Pero eto, Atabs Gaming. The dual center, dual stun on the bottom lane. At eto, kinumit na rin nila dito yung fortification. At makakakuha na ng tower objectives. Etong Gambit Esports. At easy tower kill. May radiance sa pala tong Lifestealer. So, next item niya, it's either, ayun, Solar Crest. Pangpunit. Yux, wala ka sa Okoyama. Wala ka sa Okoyama, don't me. Pero ito, the rest of Gambit Esports, TP, Barrow Strike, tatama sa Mirana. Pero Mirana, tatlo yung leap. Isa pa. Pero nandyan yung Moonlight Shadow, kinamit na at instant TP out lang yung the rest of Vega Squadron. Ako. Sige lang, no problem. Add nyo lang ako. Add mo ako sa Steam. Orbs, sige, PM nyo lang ako sa FB, add ko kayo sa Steam. No problem, Kazuto, 989. Pa-shut up, hoy, shut up dito sa Antipolo. Lahat kami nanonood dito. Kazuto, salamat sa pagsuporta sa WXC. This is 24/7 hashtag ready. Binigyan ako ng time maglaro ng Dota 2. Manood dito sa Womo ko, kaya hindi ko kasama, boss. Ayun. Best wipe ever! Mark, huwag mong iiwan yung wipe mo. Huwag mong papaiyakin. Minsan ka lang makakakita ng ganyan. Yung iba, tinatapon na sa bahay. Pinapalabas ka na. Pinapalabas ka na sa bahay, tatapon pa yung computer mo. Pero Mirana, with the Aghanim Scepter, plus ito, smoke rotation, heading on to the top lane. And then the leap out from the Mirana, four stop coming from Cheshire Cat. Pero undershock, nandito pa sa may gilid. Big na, may ispatan ba? Starfall, onto, Starstorm onto the Mirana. Pero dito, Slayer will be slain. Mamamatay dito si Slayer. Another kill for Gambit Esports. Nagulat, bagong alay. Pero ito naman, si Dahak. Dahak, andun, asan yung hiram na sandali, borrowed time, pumutok na, pero eto, mukhang makakatakas, nandun yung Echo Stomp, Bleezy, try to TP out, and yes, he will, makaka-TP out si Bleezy, pero eto din yung Elder Titan, makakaligtas
sa Sakuna. Dito naman sa may top lane, bakbakan pa rin. Zayak, nandun yung Arcane Orb. Nagiginta nga itong Elder Titan. And then the Sanity's Eclipse. Mawawala dun yung Elder Titan. Pero at the same time, Chen will fall onto the hands of Mirana at 8. 9-6, 21 minutes in. 3K network lead, nasa side pa rin ng Gambit Esports. Yun naman talaga yun. Tingnan mo ha. And Arcane Orb, nababawasan ka ng intelligence. Ginagawa kang tanga. Ginagawa kang tanga ng ano, ng Outworld Devourer. Pero 9-6, wala pang first 10 kills, pero 1 kill away for the side of Gambit Esports. At may pause! Let's go, pause. Let's go. Si Steffi, ano to, Stephen Placente. Orb, shoutout mo naman ako, kakampi kong PA kanina. 30 minutes, dagger plus boots. Lang item, easy minus MMR, pre-condolence. Lahat tayo may araw na kina-cancer. Pero nakanood din ng live, bagal kasi ng net, kapitbahay namin. Paghapon kaya, tiyaga lang ako sa podcast. Sabi ni Nosi Dedre. Ano, minsan nahihirapan ako sa mga pangalan nyo. Nadadala ako ng weird names. Tapos, hindi ko mabigkas minsan. Ayan. Sanity's Eclipse plus instant uwi. Uwi ka talaga sa fountain. Pero, yan na. Back to the ballgame tayo. Musta na kayo? Nako, Bob Cycle. Wala. Fake news. Fake news is real. Pero ito, Mirana with a blink dagger. So, classic Mirana pala to. Ulti, Aghanim Scepter, Starstorm. Ito. Setup ba? Undershock. Tol. Arrow, pero nandito yung Sun King. Lumayo, pero Moonlight Shadow. Kinumit na, ispatan niya ata doon yung Mirana. Pero Mirana, dito lang sa may gilid. Walang vision, nandito. Up, Sun King. Sun King, nasan na yung kaampi mo? Huwag mo sosoloin yan. Nandito sa may bot lane. Alam na nila. Nakita nila doon sa creep wave na may Moonlight Shadow. Pero eto, Smoke. Infest Bomb combo. May haste pa tong Chen. Pero nandito rin si Tuskar. Infest Bomb onto the top lane ba to? Pero mukhang push lang sila for the tier 2 tower. Ano FP mo? Michael Urbino. Basic. Michael Urbino on Facebook. Pero ito, pinabasag na tier 2 tower for the Gambit Esports squad. Ito, hindi umabot dun yung Echo Stomp. Ito ni Elder Titan. Meanwhile, the Gyrocopter farming up for the Butterfly, meron na palang Lincoln Spear to. So, basican lang, malapit na rin yung kanyang Butterfly. At eto, nakuha na nila dito sa may top lane, tier 2 tower. Meanwhile, TPing into the bottom lane. Andito si Abaddon with the Radiance build with a 3.9k gold. So, going for the Radiance build. So, magsusunogan kayo dito with the Lifestealer. So, pang-cancel, usually kasi, Radiance, pang-cancel ng ano yan, pang-cancel ng Blink Dagger. Pero yung Mirana, ang daming utility. Andyan yung Leap, tatlong charges, plus meron pa siyang Moonlight Shadow. So, hindi ako namimigay ng PUBG, guys. Hindi ako namimigay ng PUBG. Pero I repeat, I don't give PUBG. Wala nga akong PUBG. Anong papamigay kong PUBG? Nakakasar ka ba? Pero dito sa may mid lane, it's the Abaddon to fall. First 10 kills napunta sa side ng Gambit Esports. And Gambit Esports so far taking down Vega Squadron 23 minutes in. And most of the objectives nasa side ng Gambit Esports. Pero dito, Arrow will miss out. Meanwhile, Mirana trying to take this top tower. Tingnan natin kung i-go ba nila. Dito naman sa may gilid, may nag-pop na Lincoln. Pero dito, nandito, saan? Ayun, kay Roshan pala yung nag-pop. Kala ko dun sa kabila. Pero eto, Roshan advantage, 24 minutes in. Walang reaction dito. Yung Vega Squadron, at TTP ba? Nag-TP pabalik sa base. Kaya libreng Roshan na to. Pero nandito yung scout ng Elder Titan. Echo Stomp trying to delay it out. Pero dito, tuloy-tuloy pa rin yung pagbanat ng Gambit Esports. Roshan advantage, mapupunta kay Outworld Devourer. Nene, joke lang. Pero lang, Yux. Alam mo naman, hindi naman ako mabilis mapikon. Nyeta. Joke lang. Peace tayo. Peace out tayo dyan, tol. Pero to, Roshan advantage. Plus, nasa kanila pa yung tower.
tower advantage for the side of Gambit Esports. So Navi, mukhang mapapalaban yung CIS squad natin mamaya. It's Navi playing with LeBron and Lil. Si Lil galing pong Virtus Pro. Ever since 2015, doon na siya nag-start ng career niya. Pero Barrow Strike and then the Infest Bomb. Easy support kill para sa side ng Gambit Esports. Akita, how are you, bro? Shoutouts pala. Shoutout sa'yo, Akita777. Musta naman, bro. Mustang. Mabuti pala. Ito, puyatan tayo hanggang morning with Navi. Hindi natin pwedeng palagpasin yung Navi, guys. Navi yun, ano ka ba? Titingnan natin kung makakakuha ba yung Navi ng slot for the DAC 2018. Yung LeBron ba sa Navi editor ng WDota dati? Hindi ko ma-recall kung siya yun. Pero yung LeBron, ang dami ng team na pinasukan. Yung, ano ba, nag-stand-in na rin ata siya dati. Ang dami niya nang in-stand-in na, team. Pero hindi ko ma-detect kung saan siya galing, kung saan nag-originate si LeBron. Pero dito, bottom lane, instantly, binabakbak na dito ng Gambit Esports. Nandyan pa yung Ancient Creeps ni Chen. Ayun, naka-aganims na yung Chen. Anong gagawin mo talaga? 26 minutes, naka-aganims na. Ang daming atabs. Kalungkutan talaga. Ang daming pwedeng sakyan dito ng Lifestealer. Pwede sumakay sa Golem. Alam ko, gumagana pa yung naka-Regents pag sumakay sa Golem. Hindi ko ma-recall. Nagdodota na si LeBron. Yun, malakas na Nabi. Pero to zombie. Nako, zombie na tayo. Zombie. Hindi naman. Zombie. Buhay na buhay pa rin tayo. Good morning. Yeezy 27. Ayan. Os. Anong os? Good morning, os. Boss yan. Nabitin lang. Pero dito naman, Cheshire Cat trying to escape. Nandyan yung homing missile onto the Sand King. Pero nandito rin yung the rest of Vega Squadron. Andyan yung sleep. Mababakbak dito si Sand King. And then, the Fiend's Grip onto G. G will fall. Two heroes are dead. Nandyan yung round 2 for the OD. OD, nandyan yung setup ng Elder Titan Earth Split. Tatamaan, walang tatamaan. Pero Arrow, dito sa may gilid, makukonnect sa OD and OD will fall. Two heroes down for the side of Gambit Esports. Blazy now got a double kill. Mawawala din dito yung Tuskar. Susunod si Chen. At eto, dahak. Dahak ka pupunta. Nandyan yung Echo Stomp. Pero nag-missed out. And then, the homing missile. Rocket Barrage. Dahak. Mamamatay. Triple kill for the Abaddon. And a complete team wipe for the side of Vega Squadron. At dediretso na sila dito sa may mid lane. Kalungkutan for Gambit Esports. Napapangit yung setup nila dun. Yes, nandun pa rin si Crystallize sa Navi. Pero Mirana missing na lang tayo dyan. Kagandang setup. Imagine may Aegis advantage pa yung Gambit. Hindi nila na... Although nakakuha sila ng tower objectives. Pero during the team fight, napaganda yung position doon ng Vega Squadron. Pero eto, mukhang early tower na kagad. Sila pa yung may Chen. Yun yung sinasabi ko. Pagdating ng... Pag naka-farm na yung Gyrocopter, madali na lang i-clear out yung atabs ng Chen. Either i-take nila earlier on yung team fight against Vega Squadron, doon sila nahirapan. May pang-clear na ng wave. Masakit na yung flak cannon ng Gyrocopter. Meron ng Butterfly, meron ng Lincoln Spear. Plus eto. Tapos ang ganda pa ng araw ng Mirana. So, may Starstorm din. So, saan ka talaga pupunta? Saan ka pupulutin? Pa-shoutout kay J-Pro. Si J-Pro 21 pala to. Solid WXC. Magandang morning. Magandang morning sa inyo. Ito naman, mga taga Mindoro, inaantok. Kaya nanonood muna WXC si Squinly. Shoutout sa'yo, Squinly. Kala ko Squidward. Squinly pala. Ito, Lincoln Spear on the Mirana. Pero, technical pause. Let's go. 1 hour pause. Pero G agad. Sabi ni Dahak. G na ba? G na? Pre, G na? Game ka na? Ayaw nyo pa. Ayaw pa yung pause. Ayaw pa yan pause. Dahak. Ayan. Assault Keras. Next item niya. So, mabilis na makakakuha talaga ng tower niyan. Since may D minus armor. Pushing power pa with the Chen Atabs. Or the Chen Summon. Kung depende kung anong tawag niya doon.
auto game. Back to the ball game tayo. It's Tuskar. Tuskar. Now with the smoke. Next item. With the blink dagger shadow. Plus gem. Pero ayan na, shadow stake us na. Nakarinig na tayo. With the shadow stake us, ano sasabihin niya pag nag-clash? Power! Power, power tayo dyan. Yun ang sasabihin niya. Power. Pag makakita naman ng mayaman na hero, payaman! Payaman yung hero. Pero pag maganda naman yung style points ng hero, swagger. Yun yung bago. Swagger. Pero eto, balik tayo. Walang moonlight shadow na na-pick off. Pero nasan? Ayan. Si Lifestealer inside the Sand King. Pero bottom lane, wasting no time. Etong Vega Squadron, tutuloy-tuloy nila yung momentum na nakuha nila. Isipin nyo, yung 4K network lead ngayon napunta sa side ng Vega Squadron now with the 3K network lead. Aga Abaddon plus Divine Gyro, panalo yan. Wala tayong ano ngayon eh. Wala tayong, ayan, Aghanim's na nga. Pa-Aghanim's na yung Abaddon. Tamang call. Tamang call. Pero eto, punit! Napunit! Napunit! Kabilisan! Napunit! Nang ganong kabilis yung Bane. Dinaanan lang. Ito, bottom lane. Lifestealer. Undershock. Positioning lang dito sa gilid. Huwag ka lang magbabato. Pero yun, Mirana, nang-aasar lang dito. Blink out. And then the Sigil. Sigil. Hindi ko po sure talaga kung magkakast sila kong. Pero maybe not. Wala po akong idea. Pero ito, mid lane naman. Mukhang magsasama-sama jutsu na. Ito na ba? Yung Clash of the Century para sa side ng Gambit Esports. Napapangit yung clash nila. Pero ito, Mirana naman. Meron na namang Moonlight Shadow kinumit. So, may idea na dito kagad. Etong Gambit Esports. Pero dito, nagsasama-sama rin. Etong the rest of Vega Squadron. Mukhang wala silang mapipick off with the smoke rotation. Pero tingin ko, magwa-ward muna. May gem na pala. May gem na etong si Sand King. So, ganun katapang. This is do or die. Do or die. Nag-scan na, naispatan na doon yung mga naka-smoke, pero ma-expire na. Sigil, pa-adjust mo na ulit. Yes, papa-adjust ko na brace ko. Hindi pa ako bumabalik. Nahihirapan na ako magsalita minsan. Pero, wait lang. 32 minutes in, 13 to 11. Parang ganito yung laban kahapon. Usually, nakikita natin, CIS team, sobrang engaged. Sobrang high risk, high reward. Ngayon, hindi ko alam kung bakit yung team ng CIS, low octane. Kung may high octane na game, yung palitan ng kills, eto, low octane. 33 minutes na, 13 to 11. Magandang umaga kay Andres, 007X23. Pag sinakuya ni Kasser, hindi mabasa yung shout. Nababasa ko kasi bilang lang tayo, bilang. Bilang lang tayo sa gabi. Pag ano naman, pag peak naman or tanghali, sobrang dami. Alam, hindi mababasa talaga yun yung 5K. Isipin yung 5K, tas mabilis yung chat. Mahirap talaga mabasa. So, intindihan na lang, kung umaabot tayo ng viewers ng 10K below, mahirap talaga magbasa nun. Mahirap talaga mapansin. So, mabilis pa yung Twitch chat. So, intindihan na lang. Pero dito, nababasa natin since konti lang naman tayo sa gabi. Pero eto naman, nandyan yung hold. On to the Outworld Devourer. A big kill for the side of Vega Squadron. Mawawala yung OD. Moonlight Shadow kinumit dito. And Vega Squadron with a good pick off. Pero ito yung atabs naman ng Chen. Libreng-libre for the taking para sa side ng Vega Squadron. At kalungkutan for Gambit Esports. Sand King naman. Next item niya. Uy, yaman na Sand King ha. Boots of Travel plus Link and Spear. Oh, tama si Anytime Soon. Basahin mo nga to kung tunay, haha, sabi ni Natsuhi. O yan, binasa ko, ha. Oo ka. Ban kita sa Twitch. Twitch chat. Biro lang. Pero, eto, snowball. Missed out yung homing missile. Pero eto, rocket barrage. Sige natin, go, Echo Stomp, co-connect. Vanscore will fall. Napatulog pa nila yung Sand King. Naispatan nila, pero blink out instantly. Etong si Cheshire Cat. At eto na, two heroes will fall on the side of Gambit Esports at Instant Noodles. 6K network lead kagad para sa side ng Vega Squadron. Pero top lane makukuha na kagad. Tier 2 top lane will fall to the hands of Vega Squadron. Plus makakakuha pa sila ng Shrine, Outer Shrine Objective. Vega Squadron
kanina medyo sloppy yung first early game nila. Ngayon, nasa kanila yung tempo ng laro. Yun nga ang kapangitan sa Chen. Early game, maganda. Pagdating ng late game, dun na tatagilid. Malayon, hindi naman. Fake news nga lang yan, guys. Fake news. Hindi ako malulungkot. Masaya tayo kay Mayora. Power. Power tayo dyan. Hindi ko pa po sure as of now, pero abangan mo yung tier 1 page kung may post. Hindi ko pa po sure as of now. Kasi hindi ko nasisilip yung tier 1 page. First 10 kills, napunta sa side ng Gambit. Gambit tayo. Wag under siege, wag mo akong binibait out, ha. Mahal ko trabaho ko, wag mo akong binibait out. Babati sa asawa kong si Olga, kasama nanonood sa iyo si Jim Balodoy. Uy, shoutout kay Olga sa asawa ko. Shoutout sa inyo dyan. Eto, mid lane naman. Mid lane, tignan natin kung i-go ba nila to. Wait. Eto si Zayak with the rest of the crew. Under shock, nasa taas naman. Merong Ethereal Blade pang burst down. Either i-burst down nila tong si Chen or eto naman si Sand King. Pero eto, balik tayo na Moonlight Shadow. So, Moonlight Shadow, kinumit nila dito sa may gilid. And then, Mirana, may ispatan yung Sand King. Pero eto, tignan natin yung mag-go nila. Moonlight Shadow, call down, will connect onto the Lifestealer. Lifestealer fighting out the damage. Pero nandun yung Fiend's Grip. Mawawala si Dahak, pero nakapasok sa Atabs. Ayun. Lumabas. Pero eto na, andun yung missile. Mamamatay sa right click ni Palantimos. Parang hasyendero lang. Palantibos, maghugas ka ng pinggan. Parang ganun lang. Pero, eto. Mabati daw kay Nierol, boss orb. Si One Soul Rock. Ayun na nga. May gamit na yung guy Rock After. Napabayaan. Eye of Scuddy, Butterfly, plus Lincoln Spear. So, eto. Pinabakbak na nila yung Roshan. Aegis and Cheeks advantage kagad. Plus, pwede na silang kumuha ng objective. Meanwhile, the rest of Gambit Esports, kiniklear lang nila yung creep wave push dito sa may mid lane, dito rin sa bot lane at the same time. Pero eto na, nakakuha na ng Roshan advantage. Nasa Gambit pa. Wala na po si Madara sa Gambit. Eto naman, nakuha na nila. Mid lane naman. Under siege, clearing out the creep wave. At eto, babati naman Pampanga, salamat sabi ni Kevin Carlos 26. Dito naman, Atabs clearing lang, Outworld Devourer, balak mag-push in. So, eto na ang pusher ngayon, si Outworld Devourer. Pero dito naman, sa may mid lane, Mirana, merong Boots of Travel. Ah, walang Boots of Travel. Wala palang Boots of Travel to. Sun King pala may Boots of Travel. Pero, eto. Ito, mid lane. Diretso tayo sa mid lane. Mukhang babakbak na dito. Itong Vega Squadron, wala na daw papalipasin na oras. At ito na, mapo-force out mag-TP dito yung the rest of Gambit Esports. Pero Moonlight Shadow kinumit. Walang vision dito yung Gambit. So, binibait out nila. Sino bumaba dyan? Patay talaga. Ito na yung Mirana, dito na sa gilid. Pero yan, defensive ice shards trying to block out dito sa may mid lane. Pero ito na yung Gyrocopter. And then the cooldown, Chen will connect. Kukonect sa Chen, pero nandyan na yung fortification onto the Radiant side. Pero ito, Palantimos, nginangat-ngat yung tower. Basic na basic yung right click. Epicenter will connect. Infest bomb nandun. Pero ito, BKB napap na habang ito naman, Outward Devourer, lumalaban, Undershock, now unstoppable. Earth Splitter will connect onto none. Pero nandito yung Gem of True Side. Two heroes will fall para sa side ng Gambit Esports. At ito, mawawakwak yung mid lane. Mukhang next objective naman para sa Vega Squadron. Buyback for the Sand King. Pero walang epicenter. Nandun yung Barrow Strike. Pero to what avail? Buhay na buhay pa si Palantimos. Ginangat-ngat yung tower. Libreng tower for the side of Vega Squadron. At walang magawa yung Gambit Esports. At two lane of racks will fall. Ayun, two lane of racks. Narinig mo rin. Nakaramdam ka rin. Pero the burst down onto the Sand King. Monster kill for the Mirana. Pero ito,
Mukhang last lane of defense for the side of Gambit Esports. Ginangat-ngat niya dito yung Bane, pero the defensive step will connect. Andon yung call down and Lifestealer will fall. Instant buyback coming from the side of Gambit Esports. Pero ito, wawak-wak na nila yung third lane of Rax. Mid lane naman, lumalaban pa rin. Moonlight Shadow kinumit na. Nandun yung Snowball, pero napatulog. The perfect setup. Nandun yung BKB. Mamamatay dito si Vanscore. And then, the tower to fall. Mega creeps for the side of Mega Squadron. Nandito pa rin, lumalaban si Dahak. Pero yung arrow sa mukha, masyadong masakit. Mamamatay si Dahak. He will fall. Nasaan na nakapasok? Nakapasok, pero dito, napabalik pa nila. Habang ito naman, nalinis na ng Vega Squadron, and GG will be called. Game number one, mapupunta sa Vega Squadron. What seems to be a game for Gambit Esports. Eh, nabaliktad na ng Vega Squadron. Sabi nyo nga yung Abaddon nagdala with the... Ayun, may ano, ano bang gamit nun yan? Continue nga natin. Pero ito yan, yan, ito samba. Abaddon yan, merong raid yan. So nabaliktad pa plus yung Aghanim Scepter. Pero ito, etong-eto na. Game number 2, magbabalik tayo. Short break lang tayo. WomboXWombo hashtag ready 24/7. Ako nga pala si Orbs and we will be right back. Commercial break lang tayo. Number 1, I'm Jazz. And hello, I'm Rain. Midder feed, 1v1 mid, ako mid.